Hello guys, today gagawa tayo ng kilawin with turmeric. Kilawin na blue marlin. At ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng kilawin na blue marlin. Ito po yung ating blue marlin. So, hinati-hati ko na siya. Ang kagandahan sa blue marlin ay yung tinik niya ay nasa balat niya. So, wala siyang tinik, kaya napakaganda siyang gawing kilawin. Yan. So, ngayon, gagamit tayo ng vinegar. Ayan. Ito yung ating vinegar na halos kalahating tasa. Ayan. Ihahalo lang natin yung kanyang mga ingredients. Meron tayong turmeric. Ito yung aking ginagamit kapag gumagawa ng kilawin. So, meron din tayong onion. Ayan. Garlic. Ayan. Tsaka yung red na sili. Ayan. At ito yung ating salt. Ayan. So, bali yung asin natin na ilalagay ay 1/2 tablespoon. And then, meron din tayong 1/2 na pepper, paminta. Ayan. So, ito lang yung ating ingredients sa paggawa ng blue marlin kilawin. Ayan. So, ngayon, first natin na gagawin ay ilalagay yung onion. Ayan, ilagay natin yung onion. So, lagay natin yung onion. Next natin ilalagay yung sili. Ayan, haluin muna natin. Ayan. So, lalagyan na natin ng yung bawang, yung garlic. Ayan. So, lagay natin yung garlic. Ayan. Ayan na po, nahalo na natin yung bawang. Ayan, lagay natin yung bawang. So, ngayon, ilalagyan na natin ng turmeric or yung ating ginger. Ayan. So, halo-haloin lang natin. So, itabi muna natin ito. Ito yung ating blue marlin na gagawin nating kilawin. So, lalagyan ko na siya ng salt. Ayan. Ayan. So, mix lang natin. Ate! So, lagay na natin yung kanyang paminta. Tapos ngayon, ilagay na natin yung ating pinaghalong sibuyas. Ayan. Ito yung may suka. So, i-mix na natin.
So ayan, natapos na natin paghalo-haluin yung kanyang mga ingredients. So ibababad lang natin siya ng mga 30 minutes para maluto yung ating blue marlin sa suka. Ayan.